Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, this is Melon. Welcome back for another tutorial. Guys, so welcome back for another video. So, today's video mga lods, so gagawin naman tayo ng tutorial about dito sa, ano guys, no, sa old trend na to. Since marami nagre-request ng old trend, which is using this updated effects mga lodi, no. So, gagawin natin ng tutorial for today's video, itong uncover na remix mga lodi, okay? Since nagtrending ito ngayon yung mga old trend, so gagawin natin ang chat for this video, okay? So bago natin start ng video na to, make sure na subscribe na yung guys kasi itong yung new YouTube channel ko, and hit na rin notification bell so that updated kayo sa next ating upload guys, okay? So let's start agad mga lodi. So dito sa project settings sa ating mga lods, 9x16 ratio natin. Resolution, so it's agad yun sa 1080p, frame rate is 30fps, and the background guys, change yun lang to black, okay? Next, dito sa project natin guys, nilagay ko lang dyan automatic yung sounds tsaka markings. So, kindly check the comment section below for the markings, the sound link guys. Okay, so download lang yung sounds and para magamit nyo yung clips. So, let's start guys. So, first, adlayin ang first picture na i-edit natin. No? And then, itong first picture guys, extend lang natin siya dito na part. No? Dito sa may 12.14 mga lods, extend. And dito mga idol. So, yan na muna, no? So, add muna na tayo dito sa pinaka-first part ng rounded rectangle. Okay? So, next step, click this rounded rectangle. Change itong color and fill nito, guys. Extend nyo muna dito sa may bandang 3 seconds. Dito. Extend and click this color and fill, guys. Change it and color into black. Okay, after that, move on transform, zoom icon, first pre-keyframe, and zoom nyo muna siya. And sa may last part is unzoom siya guys ng ganito, okay? Then copy lang natin tong graph na to mga lods. Ganito yung graph niya guys. Okay, so ganyan. And after dito mga lodi, no? So click nyo tong effects. Add effects na agad tayo dyan ng Gaussian blur first effect. And change lang Gaussian blur nito guys into 400. Okay, 0.400 I mean. So, next is scatter repeat mga lods, okay? So, count, change nyo lang into 22. Radius is 620. Okay. Change the radius into 620 mga lods. And ganyan lang. After the scatter repeat, guys, add the pixelate, okay? So, pixelate guys, change itong size ito into 24 and vignette is 100%. Okay, and after this one, so ganyan yung kalabasan niya. And the next step, itong inadd natin kanina na clip guys, itong picture na to, so mag-add tayo dyan ng move and transform. Okay, zoom icon, ito, click yan. First, puri keyframe guys. And the second one, unzoom nyo lang ng ganito, okay? And after that guys, next, zoom, ganyan siya. And the next dito, unzoom nyo lang ng ganito. And the next dito, unzoom nyo lang ng ganito ulit. Ayan, unzoom. And sa last part, this may 11.11, i-zoom nyo na siya ng ganito guys. Fill screen. So ganyan lang guys, dyan lang tama no. Then copy this graph. Okay, so ganyan guys yung graph niya. Next, after dito mga lods, so punta na agad tayo sa move icon. So, after sa zoom icon, dito tayo, move icon. First, puti keyframe every markings muna mga lodi, okay? So, puti keyframe every markings hanggang sa last. And every center part mga idol na between the markings dito is i-up nyo yung dots niya, ayan. Yan lang. And dito, i-up nyo siya. And then dito, up. And dito, up. And dito, up nyo siya ng ganyan. And dito guys, sa may last part, ganyan lang i-up, no? Wag sa center, ayan. And copy nyo na agad tong graph na to. Ganito yung graph niya guys. Sa first part is, ganito yung graph natin. And sa last part is, ganito. Oops, ganyan. So, alternate lang ang graph, guys.
Okay, so alternate yun lang grab guys. The first grab and the last grab, okay? And last grab, ganyan. So first, so dito naman sa 10.8 na part guys, wag nyo lang lagyan ng grab dyan. So dito ay maglagay, which is ganito yung grab nya. Okay, and then dito sa last part, ganito na yung grab nya mga loads. Okay, so ganyan yung ano nya guys, grabs and move and transform. So ganyan ang kalabasan niya mga idol. Yan, okay. So next agad natin gagawin guys, no, is lagyan agad natin to ng effects. Okay, so click lang yung effects, add effects tayo. First, add lang yun ng tiles, enable the mirror. Tiles, enable the mirror, and dito ang offset vertically guys. Then click nyo tong offset, then click nyo to. First, put a keyframe dito sa may 8.03, then leave lang kayo ng isang markings, which is 0, no? And then dito, leave lang kayo ng isang markings, dyan 0. And then dito, put a keyframe, which is 0. And then pati na dito sa last part, okay? Okay, so yan. And then dito sa nilive natin na markings, guys. So, i-change nyo siya dyan into negative 6 something. Ayan. Negative 6. And then dito sa nilive natin na markings dyan. So, negative 6. Negative 6 something. Ayan, ganyan lang. And then dito, change into negative 6. Okay. So, after that, guys, next is copy nyo tong graph natin, mga lords. Ganito yung graph natin for the offset, okay? Ganyan, okay? So, ganyan yung graph niya, guys, till the last part, okay? Ganyan, okay? So, after that tiles, guys, no? Next, add ka man kayo ng oscillate, okay? So, add effect and add kayo ng oscillate, mga lords. So, oscillate mga idol, angle, change siya lang ito 90 degrees. Frequency, which is 20 hertz. 0.20, magnitude is 25, okay na yan. So, duplicate lang natin tong oscillate nito guys. Click this 3 dots, duplicate effect. I-click nyo itong dinuplicate nyo guys. And change siya lang yung frequency nito into 0.40. I know angle is 0 nyo muna. Change yung angle into 0. Then frequency is 0.40 hertz. And the magnitude is, change yung lang into 10. Okay, so after this oscillate guys, next add kayo ng swing effect. Ayan, so swing guys, frequency 0.80 hertz. In the angle 1 guys, change yung lang into 0.5 degrees. Negative 0.5 degrees. Next, the angle 2, positive 0.5. Okay, next is add ka ng motion blur effect. After that motion blur, change lang ito into 3.10, no, yung motion, yung tune niya. Ayan, after that, so split natin to every markings guys, okay? Next step, split every markings. And next, after mo split every markings, guys, ito na part, ito. Ito sa first part, okay? So, click this effects, edit natin yung tiles, which is, disable yung offset vertically niya, guys. And then dito, i-disable nyo rin yung offset vertically ng tiles. Okay, ganyan. And then dito, guys, after that, dito, click the tiles and i-disable the offset vertically, okay? So, bali ganyan yung kalabasan niya guys. After that, add lang kayo guys dyan ng exposure gamma. Starts with the 8.03 na seconds. Exposure gamma, first keyframe is 2. And the last keyframe which is 0 guys. Okay? Next, then after dito, copy nyo tong graph na to for the exposure. Okay, so ganyan lang guys, no? And after dito mga loads, so copy effect lang natin tong exposure gamma. Then, i-paste natin every next. Okay, so paste lang natin dito. Paste dyan, and then dito next, paste naman dyan hanggang sa pinaka last part, paste, and then next, paste. Paste natin yung exposure gamma na kinapin natin, okay? Ganyan. So next part guys, so ganyan na yung kalabasan niya. So next, let's continue sa next part mga idol, which is yung next picture na i-add natin, okay?
So add na agad tayo ng next picture mga Lodi, which is dito tayo mag-start maglagay sa may 11.11. Ayan. Okay, so add kayo ng next picture guys. Diyan tayo mag-start sa may 11.11 clip. And then itong first picture na nilagay natin is extend lang natin sa may 14.19 seconds. And the next, add na mga ng next dyan. And then itong mga loads, extend natin siya dito na part sa may 16.25. And the last part, add kayo dyan ang next picture guys, which is sa last part na to, no? Or last picture na, okay? Ito, extend lang natin to sa pinalast part ng markings niya, which is dito sa may 21.06. Sa last part, add lang kayo ng rounded rectangle, fill screen para sa fade out effect. Split the last part and, yeah, click this colon fill. Then, click this one, ito. Then, click niya tong blending capacity, guys. First, put the keyframe, and the second one is zero niya lang. Okay, then copy this effects, guys. Add effects lang tayo. First, add lang kayo ng hot color lang, guys. Hot color, add lang kayo. And, ganyan yung kalabasan niya, no? After dito, so, next agad natin gagawin is, move and transform agad natin to mga Lodi. Itong part na to. Split muna natin dito sa may 12.14 guys. Ayan, then i-done lang natin to. So dapat yan yung kalabas ang split mo muna. Then bago niya siya i-move and transform yung first part. Okay, so first put a keyframe dito. And second one dyan. So i-zoom nyo lang guys. And the next dito, i-zoom ma rin. And the next dito, unzoom. And sa last part, unzoom ulit. Okay? Ganyan. So, then copy lang natin tong graph natin dito mga Lodi. Ganito yung graph natin guys. Yan. So, hanggang sana. Ganyan yung graph natin. Take note. Okay. So, ganyan. Next agad natin gagawin guys is the next part. Okay. So, next part na agad tayo mag-move and transform itong next picture. So, bali ganyan ang kalabasan yung mga Lodi na. So, dito naman, click niyan. Itong clip na to. Click this one. Move and transform. Click this. Zoom icon again. First, put a keyframe this sa may 15.05. And dito sa may 16. So, zoom lang natin. Then, sa last part is unzoom naman natin dyan, guys. Okay? And after that, so dito, copy yung graph na yun, guys, sa first and last part. Okay, ganyan mga Lodi, no? So, next, the last part, guys. Ganito yung movement transform niya dito. Zoom icon. Put a keyframe here, guys. And the second one is zoom lang natin. Ganyan, zoom. So, pasensya na kayo, guys. No, medyo maingay kasi umuulan. Next dito, put a keyframe lang. And sa last part, unzoom niya na siya. Okay, then copy lang natin tong graph natin mga Lods. Ganito yung graph and pati na dun sa may last, first part. So next guys, after dito, so sa pivot na tayo, no? Sa move icon, first po the keyframe, second one is i-down nyo yung muna yung transform niya. And the next dito is i-up nyo na siya mga Lodi. Hanggang dyan lang, okay? Then sa may last part dito is back to center. Then copy nyo lang yung graph natin na ganyan. Same with the zoom icon na move and transform niya. Okay? So ganyan yung kalabasan niya mga Lodi. Okay? And the next guys, after dito, sa ano na to, sa move icon. So na move and transform na natin lahat. So split every markings agad natin mga Lodi. Okay? So, split every markings nyo lang guys, lahat. Okay, after mo split every markings guys, next is itong part na to. So, dito mag-mirror tayo guys, which is flip horizontally. Kiklatin nyo sa 13 seconds, flip horizontally. And dito, flip horizontally. Pati na rin yung next clip guys, para mag-flip siya or mag-mirror. And the next here guys, sa may 15.05, click that one. Click the 3 dots sa taas, flip horizontally. And the next here, ito. Click that one, click the 3 dots, flip horizontally. And then ito,
Okay, so ganyan. Andun dito na part, guys. Itong isa lang to. Ito, itong part na to dito sa may 18.05, clip.1, clip.3 dash, flip horizontally. So, yan lang. So, bali, ganito na yung kalabasan niya, no? So, na-flip horizontally na natin. So, the next, guys, add na agad tayo ng next effect, mga Lodi, which is unahin muna natin itong part na to, itong sa taas, sa may 11.11 seconds. Ito, lagyan natin yan ng Luma Key. So, start tayo dyan. So, first, add lang kayo muna ng Luma Key. So, first, guys, change yung lang first keyframe into 0. I mean 1. Okay, and then last part is change siya into 0. Okay, din copy nyo lang. Ah, walang grab to, guys. Walang grab dito sa low na to, sa Luma Key. So, next of the Luma Key, add na kayo, guys, ng tiles. Okay? Tiles, enable lang natin yung mirror nito. Okay, after that, so next, dito na agad tayo, guys, dito sa lower and dito sa upper part. Same lang yung shakes niya dyan, guys, by the way. So, copy-paste lang natin mamaya. So, unahin lang natin to, guys, itong sa lower part kasi ipipaste na lang natin mamaya dun sa may upper part niya. Okay, so, bali, unahin natin yan. Click that one. Click the effects, add effects tayo, no? First, add lang kayo, guys, ng pixelate naman, tiles, enable the mirror. Next of the tiles, oscillate kayo, which is first keyframe is sa angle niya is 90 degrees. Okay, second keyframe is negative 79 degrees. Okay, frequency naman is 0.35 Hz. Okay, then the magnitude, guys, is 100 first keyframe. And the last keyframe, guys, is 0.0. Okay, then after that is the motion blur. And after that motion blur, add kayo na last effect, which is exposure gamma. Exposure gamma, guys, first keyframe, change lang siya into 1. Last keyframe, which is, i-change lang into 0. Okay, then ganyan lang. Copy this gap, by the way, for the exposure. And yes, ganyan. After that, mga Lods, next is copy all effects natin to, mga Lodi, okay? Copy effects and i-paste lang natin dito sa lower part, okay? Pati na sa upper part, guys. Okay, so paste lang natin dito. Dito. And then dito sa upper part, paste lang natin lahat, guys. Okay? Okay, so paste lang natin dyan lahat, guys, sa upper part. So, yes. Same lang naman yung shakes na dyan. After ma-paste, guys, sa lower and upper part, so ganyan yung kalabasan niya, no? So, ganyan lang. And after dito, no? So, focus na agad tayo, guys, sa rounded rectangle na wave warp, okay? So, bali, start na agad tayo dito na part sa may 11.28 seconds. So, dito na part, guys. Wait lang. Dito sa may 11.28, guys, dyan tayo mag-start maglaro ng wave warp, okay? Dyan, so click this plus, oops. And rectangle, fill screen nyo lang itong rounded rectangle na dad natin, guys. Extend lang natin siya dito sa may 14.03, extend. And click nyo na agad itong effect, so add lang agad tayo ng copy background effect. Okay, after the copy background, add kayo ng wave warp. Okay, wave warp. So, first keyframe of the face naman is 0.0. And second keyframe, sa second keyframe na, guys, change siya lang into 1. Dito sa my 12.14, change siya lang into 1. And the last keyframe, change siya lang into 2. Okay, and after that, guys, copy nyo na kagad itong graph na to, the last part and the first part. Okay, so ganyan lang. Take note, copy that graph. Next, the angle, change lang to negative 135, guys. After that angle, change lang yung spacing nito into 10. And the next, the magnitude, guys, first key from the magnitude is 0, and second one is 6.8 dito. Change into 6.8. And the last keyframe, change lang to dito, guys, into 0 ulit.
Okay, then copy nyo itong graph na to. Sa last part is ganito yung graph natin. Take note. So, sundan nyo lang graph natin, guys. Naka-enable nyo pala yung overshoot nito para mas maging maliit. Click nyo ang 3 dots sa baba para ma-overshoot nyo, guys, yung graph. Okay, next, duplicate nyo itong wave warp, guys. And click itong dinuplicate na wave warp. Change lang itong angle na to into negative 58, okay? So, ganyan lang. And yes, ganyan lang, guys. And after dito, so dito naman sa next part, which is the second rounded rectangle, guys. Okay? Or next rounded rectangle. So, may 12.14 tayo mag-start maglagay na rounded rectangle. Fill skin ulit. Split dito sa may 13 seconds. Okay? Click the effects. Add effects na agad tayo ng copy background. First effect. Second effect is raster transform. Raster transform, guys. So, first keyframe is 1 and second one is 1.70. And copy na agad natin tong graph na to for the scale. Okay? Next is add ka ng pixelate. Pixelate, guys, change lang size ito 26, then vignette 100% lang. After that, guys, no, next is punta na agad tayo sa blending capacity nito. First, puri keyframe here. Second one is 0% nyo lang para manon yung capacity niya. Next, after that, guys, so itong dalawang to, i-select natin yan. Okay, then click this one, copy to layers natin. Then, i-paste natin siya dito banda, guys, sa may 14.03 seconds. Click this one and paste layer para ma-paste natin. So, ganyan. Make sure naka-align yung markings niya, guys, sa keyframe na nilagay natin. Yung white na yan. Yan. Dapat naka-align yan, guys, no? So, naka-align naman. Okay na yan. So, next dito na part sa may 16.16, guys. 16.08. Diyan tayo mag-paste. Make sure naka-align din dito yung ano niya, keyframe tsaka markings. Yung white na yan. Align nyo dapat yan, guys. Kasi para mas ano, matansya natin. Or sakto yung durations na ano. Okay? And after that, so dito naman na part mga loads. Dito na part sa may 18 point. Mag-add tayo ng linear streaks dyan. Na, ano? So sa 18.13, add tayo ng rounded rectangle, fill screen. Split natin siya sa may 9.16. Para sa linear streaks to, guys. So, add effects muna kayo ng copy background. Okay? After the copy background, add the linear streaks. Linear streaks, guys. Change lang yung strength ito into 0.7 lang. 0.07. Put the keyframe naman dito sa may center lang, which is 0.7. And dito sa my first part, i-zero nyo na siya. And sa last part, is i-zero natin. Okay, then after that, guys, copy this graph sa first, sa last part and first part. Okay? Then the next, after that, guys. So, sa my angle nito, duplicate itong strength na to, guys. I mean, the linear streaks duplicate. Okay? Duplicate natin, then change lang natin yung sa linear streaks, guys. Then duplicate natin yung angle into 90 degrees. Okay, then after dito, guys, sa angle na to na duplicate natin, wait lang. Yung ano niya pala dito, guys, sa linear streaks, yung first first graph is ganyan and the last graph is ganyan. Okay, so iganyan yung graph niya, guys, sa first and last na linear streaks. First and last graph. Ganyan pala yung graph niya. Take note. And ganyan lang. And ganito niya kalabasan niya, guys, no? Okay, so after dito mga loads. So ito pala dito sa part ng 9.19 seconds. I-disable yung exposure gamma. Take note. Disable the exposure. And after that, guys, next, no? So, yes, add na agad tayo ng last rounded rectangle para sa wave warp. Okay, last rounded rectangle na to. First rounded rectangle, fill screen. Extend the last part and click this agad itong copy background. Add kayo ng effects. First effect, copy background. Next, second is the wave warp. Wave warp, first keyframe of the face is 0. Last keyframe, which is 11.84. 11.84 and the next angle is 180 degrees, guys. Okay,
And the next spacing, change yun lang into 10. Okay, and the magnitude, change yun lang into 0.5. No, wait lang. 0.5 yung magnitude nito. Yan. Then, duplicate lang natin tong ano na to, guys. Wave warp. Ops, duplicate. And click itong dinuplicate nyo. Change lang ang angle nito, guys, into positive 78. 75 lang pala, guys. 75. Then, after that, so ganyan na. Ganito na yung kalabasan yung mga Lodi, no? Ayan. And the next, guys. So, bali, ganyan nga pala yung ano niya. Kalabasan. Ayan. So, anyway, sa ano guys, fantasy coloring, pag hindi kaya ng phone nyo guys, nag-export pag nag-coloring or nag-home siya pag merong coloring, pwede nyo export nyo muna to guys, yung project natin, tsaka nyo siya lagyan ng, ano, ng fantasy coloring. Ito fantasy coloring naman guys, andyan ako, naglagay ako ng tutorial dyan ng link sa comment section, so check nyo lang kasi nag-tutorial na ako nyan. Copy layer ko na lang para i-paste ko na dito. Pwede nyo panoorin guys, andyan sa comment section kung paano ko to ginawa. So, yun na nga guys, pag hindi kaya ng phone nyo mag-export ng may coloring, pwede nyo siyang export muna bago siya lagyan ng coloring mag-new project kayo, okay? So, ganyan lang guys, and that's it for this video mga lods, no? So, yes, ganyan lang basic yung tutorial natin for today's video. So, kung maring ko na request, just leave a comment below, and yeah, para gawin natin next video guys. So, thank you so much for watching this video guys. If you are new here, please click the subscribe button and the bell button beside so that you'll be updated in my next video. So thank you so much for watching this video and see you in my next one. Bye!